matagal kong hindi nakapag-vlog. Siguro one week din. Nakita ko kasi sa channel ko parang 6 days ago pa yung ginawa kong nag-ano ko, nagsiskincare ako. Sobrang na-busy ako kasi nag-online selling ako. Nagbebenta-benta ako ng mga pagkain. Ito lang sa Davao, yung pastillas. Diba pinakita ko na sa inyo? Yung Biko. At saka nadagdag pa yung ube halaya. Yung ube halaya, niluto ko lang yung parito sa bahay. Tapos pinost ko sa face, sa My Day ko lang. Tapos may nagtatanong na sa akin kung magkano yung ube halaya. Sabi ko, magbebenta ba ako nito? Kasi guys, ang ube halaya, alam niyo naman diba kung paano luto. Gusto ko po, sobrang hirap pag wala kang food processor. Kasi nga, kailangan mo siyang pinuhin, gilingin para soft yung gawa mo. Kung wala, mano-mano mo siyang gawin. So, yung ginawa ko, kasi wala kaming food processor, mano-mano ko siyang minamash. Tapos, hindi talaga siya totally yung parang mash na ano, may mga ano siya, yung mga buo-buo. So, parang ginawa ko chunky ube halaya. Tapos, may nag-order sa akin ng malaking tray para sa birthday. So, ginawa ko. Naka 500 yung benta ko dun eh. Talagang hindi ako nag overprice kasi pag sa costing, alam kong kumita na ako. Okay na ako dun, hindi ko masyadong minamahalan. Kahit sa mga binibenta ko dati, mga bag sa Laguna, bag, sapatos na galing US. Tapos yung mga skincare products, saka yung mga skincare products na galing Japan. Ayun, hindi ko masyadong tinataasan ng presyo. Basta alam kong kumita na ako, okay na ako dun. Yun ang kinabisihan ko. Tapos araw-araw lagi ako umaalis, may inaasikaso ako, yung mga ganun. Tapos may yung pumunta din kami ni Jerome sa SM, yung pwede nang pumasok sa mall. Yung pumunta ako ng Watson's, pila na pala guys. So ito yung video nung pumunta ako ng Watson's. Dito na tayo sa loob ng SM. Wala masyadong tao. Yung ibang store closed. Dusundan ko yung ano, patay sa EO. Lapit na ako sa pila. Ayan. Dito ako sa EO. Pila pala siya. Pero okay lang kasi maliit lang yung loob ng mall eh. Para hindi kami siksikan, diba? Antay lang ako dito sa labas. So, ayun na nga. Pila. Pila pa. Pumunta ako ng EO din. Tapos, yung sa EO, pila din yan. Hindi naman ganun kahaba yung pila sa EO. Sa Watson's, medyo mahaba yung pila. Pero okay lang kasi naka-aircon ka naman, diba? Nasa loob yung ano. So, okay lang sa akin yun. Kasi tagal ko nang hindi nakapasok. Siguro last pasok ko sa Watson's yung hindi pa nag-lockdown. Mas gusto kong bumili nung ano, ng Milku deodorant. Kasi yun ang deodorant namin. Si Jassy, si Jerome, ako. Nahiyang kasi kami dyan sa Milku. Tapos bumili ako ng isang sheet mask lang. Hindi ko pa ginagamit ng Jump Up. Tapos yung liquid eyeliner na dati ko pang ginagamit na mura lang. 135 yata. Talagang yung Care Line na liquid eyeliner. Ayan. Tapos ngayon, morning na pala. Nagano ko, si Daddy pala nag-steam ng saging na sabay, maliliit na saging kasi ako nag-init ako ng ano to, yung Tableya Pure, inum ako. Tapos mag-workout ako ngayon, ayan, nagbihis na ako. Naisip ko kasi may lakad pala kami ngayon. May gabi, may lakad kami ngayon kasi kailangan umaga. Lahat kasi dito, ABC pila yan. Bangko, pila. Palawan Express, pila. M. Louis, lahat na yun, yung the new normal. Pila na lahat. Tapos kahapon pala, pumunta din kami ni Jerome sa LBC. Ito yung picture namin. Ayan, ganyan po kahaba yung pila kahapon. 1 hour 15 minutes kaming nakapila dyan. Si Jerome din bumila kasi may i-claim din siya. Ako naman, may i-ship ako. Kababangon lang. Anong oras na ba? Maaga pa eh. Maaga kong nagising, mga 5.45, 6.41 na ng umaga. Aalis kami ngayon, hindi ako mag-workout. Naalala ko may lakad kami buktaong Palawan. Pila ulit yan. BPI. Tapos punta pala kami clinic. Naglilinis kami ngayon. Oh my God. You know, ganyan ako kabusy. Kaya minsan gusto ko mag... Totoo naman eh. Ganyan. Busy. Gusto ko mag-vlog. Kaya nakakalimutan kong dalhin yung
yung camera ko. Nakakalimutan ko siyang dalhin. My God. So, yeah, yun na nga. Magpre-prepare muna ako. Hindi na akong go-workout. Iinom lang ako ng aking tableya. Ginawa ko. Ayun yung tableya. Mainit pa ba? Medyo mainit pa. Ayan. Sarap. Kukuha lang ako ng chasa ko. This is my breakfast for today. Ito yung ini-steam ni Daddy kanina na maliliit na saging. Gustong-gusto niya to. Ay, mas gusto niya to. Napansin ko kasi lagi niya binibito yung mga gaitong saging maliliit. Mas ano niya to. Feel me. Ay, matigas. Pangit. Ganyan, so cute. Nakakabusog to. Minsan kumain ako nito ng tatlo. Hindi ako nakakain ng lunch dahil dito dahil sobrang ano, sobrang pigat sa dyan. Ang liit-liit, nakakabusog. Tapos masarap to. Sausaw sa ginamos. Ay, yung ginamos. Mag-uong yata sa ang Tagalog. Ginamos sakto. Tapos, kagabi yung mga bata, gumawa sila ng churros. Ay, hindi ko na-videoan. Ang sarap nung ginawa nilang churros, in fairness ha. Nahirapan lang sila kasi wala silang piping bag. Piping bag. Sabi ko, mura-mura na ng piping bag eh. Gordon lang sa Shopee ng piping bag. Ito yung ano, tableya na ginawa ko. Pag uminom ako nito, hindi ko nilalagyan ng sugar. Sugar or milk. One eternity later. It's now abnormal. It's now abnormal. The abnormal is now the dala namin yung vacuum kasi dadaanin kami ng clinic. So, ang itinerary namin, tatlo lang eh. Tatlo ba or apat? Palawan, BPI, SNR, tsaka sa clinic panghuli na. Kuha ko na yung card ko. Si Jerome, pumasok siya kasi isa lang yung FM pass namin. Kinuha niya na yung card niya. A few moments later. Gani. Ay, sinito kami ngayon sa clinic. Nililinis kami. Dito si Tito Jinjin, kapatid ni Mama. Nakakamiss mag-work. Puro na nga, ano? Dumi na eh. Ayan, linis galore. Oops. Nakikita. Tapos, ito pala yung bill namin. Nakadikit lang dun sa glass door namin sa labas. Kinikit ni Ma'am Elza. Nakupo, sana wala tong ano, wala tong penalty. Ngayon ko lang to nakita. Sorry. Yay! Kakain na kami ng lunch! Di pa kami tapos si Tito nasa labas pa. Thank you, Tito! Love you! Taking tulong talaga ni Tito sa amin. Kapatid ni Mama yan si Tito eh. Kain na kami. Nag-order lang kami sa Food Panda ng chicken and rice. Naante pa namin si Chaming. Di pa kami tapos. Madami pa yan, guys. Sobra. Talaga yung cleaning. 3 hours later. Guys, ito na kami ngayon sa bahay. Hindi na mga kauwi. Kanina lang. Kasama namin si Tito. Diba? Uwi na din. Swakas! Woo! Nabuso tapos kumain. At na lang marami kami kanina sa clinic naglinis. Mabilis na tapos. Grabe ang dumi. Alikabok. Mga yung mga cover ng upuan, mga kortina, dinala ko na para malabhan. Kasi baka sa pag nag-MGCQ na ng June 16, pwede na siguro kami mag-open ang mga facial care. So, aantay pa namin yung guidelines kung ano yung mga dapat gawin, ano yung mga bawal. Siguro 50% ng costo makain kami ni Chami. Mag-Korean-Korean. Tapos ito yung nilagay namin, spicy. Ang anghang nito. A few moments later. Ayan, gabi na po. Nag-ano na rin ako, nakaligo na ako. So, ang gagawin ko bago matulog, dahil sobrang pagod ko kanina sa paglilinis namin sa clinic. Ito yung ginagamit ko. Nasa loob tayo ng ref. Ayan. Ito. Napakita ko to sa ano ko, sa Facebook page ko. Yung sa My Day. No, I'm not showing them the fridge. Naipakita ko to sa ano ko, sa My Day ko. Siguro pang
ilang araw ko na ba to? Kalimutan ko na. Basta, mag-iisang linggo pa lang to. Ayan o. Medyo, lumit na nga yun eh, kasi nung bago to, sobrang laki niya, promise. Ang laki-laki. Ngayon nga, lumiit na eh. So, ang gagawin natin, ayan, patay na. Kung makikita nyo yung madilim na dito, kasi nakapatay na yung mga ilaw. So, ayan, dahan-dahan na, malayo ka muna para. So, ang ginagawa ko, before matulog, ito, cooling stick, made in Korea to. Chow Mega Beauty Korea. Made in Korea. So, instead of ice, kasi ang ice, di ba, sa mga ibang video ko noon-noon pa, ginagamit ko talaga ice. Ang ano lang kasi sa ice, nagtutulo, madaling matunaw, malamig sa kamay, ganun. So, ito, perfect to, na hindi magtutulo. Kahit nakahiga ka sa bed, kahit nakahiga ka sa bed, hindi nagtutulo yan. So, ang gagawin mo, sobrang lamig ito, my God. Yan, oh, lamig. Tapos, minamassage ko lang yun sa face ko. Minsan, pag nakahiga ako sa kama, yun yung ginagawa ko. Tapos nakatulong din, nakakatulong dito para lumiit yung ating pimple na. Kasi kahit mag-isa lang yan, parang hindi ako sanay kasi na may pimple talaga sa mukha. Dahil hindi naman ako ma-pimple. Nagkaka-pimple ako pag may ginamit akong product na talagang hindi naghiyang sa face ko. Ayan. So ganyan ang ginagawa ko. Pahid ng eyes. So hindi pa rin ako gumagamit ng rejuvenating set. Nag-aantay pa ako kung ano yung pwede kong gamitin na rejuve set. Pwede din siya sa lips. Yan, lalo na sa mga nagka-crack ng lips. Tapos sa mga dark under eyes, fluffy eyes. Yan, perfect din ang malamig sa eyes. Mamassage mo siyang ganun. Upward. Yan. Pag okay na ako dito, niyakore, okay na ako sa pag mamassage sa face ko ng malamig. May product akong nilalagay na hyaluron serum. So, gagawin ko yun ng separate video. Kanina pala, sa clinic, buti na lang pumunta si Ate Alma, si Chaming, yung pinsan ko. Si Ate Alma, yung pinsan ni Mama, taga dito lang din. Yung kasama ko pag nag-relief, nagpapak ng food dito. Sa si Tito Jinji, kapatid naman ni Mama. So, madami kaming naglinis sa clinic. Sobrang alikabok, ang daming mga cobweb. Kasi hindi ako nahirapan kasi marami kami. Tulong-tulong. Ayan. So, hindi ganun. Ayaw kong pahabain yung video. Kasi pag mahaba, nahihirapan ako mag-edit. Napupuno yung ano ko. Napupuno yung camera ko. Andahin pang mga picture ko dito sa camera. Daming picture tsaka mga videos na hindi ko pa nabubura. Parang hihinayang akong burahin yung mga videos. Ayun. So, yun guys, na-post ko pala sa Facebook page ko na magkakaroon ako ng giveaway. So, yung giveaway na yun, iaano ko sa susunod na mga video, hindi dito. Basta pag may gagawa na ako ng review, isi-share ko sa inyo yung product na nilalagay ko sa mukha ko. Ayan. Dun ko iaano yung giveaway ko. Para sa inyo yun. Oh, sarap talaga sa mukha. Nakaka-relax. Ayun lang guys. Yun lang naman. Ang update ko sa inyo. Naglalagay pa ako ng lip tint. Lip balm sa lips ko. Kasi minsan, nagda-dry yung lips ko din sa lamig. So ano nga, sa AC. Pag natutulog kami, naka-AC kami. So, sobrang nagda-dry yung lips ko. Ayan. Kaya pag natutulog ako, kinakapalang ko yung pag lagay ng lip balm. Ayan. So, ayan. Medyo malamig pa rin to. Mare, may bukol ka. Gaganyan mo na lang. At least ito, hindi siya nagtutulo. Hindi nagme-melt. Sobrang lamig nito. 2 hours mo lang itong ilagay sa freezer. Ito kasi lagi na sa freezer eh. Tapos pinabanlawan ko lang siya. Tapos ginagamit ko na. So, yun. Pwede nang gumawa. Tapos, kahit nakahiga ako, nanonood ako ng video, ganyan lang ako ng ganyan. O, diba, hindi siya messy, hindi nagtutulo. Pwede din naman ng ice kung wala kayong ganito. Diba? Pero, para sa akin, okay to. Kamiya, gano'ng ka-cold to? How cold?
Ang lamig. So that's it for today's video, guys. Good night and see you again tomorrow. Sana makapag-vlog pa rin ako na tuloy-tuloy kasi nga na-stop ako. Excuse me. Last video ko yung nag-skincare ako. Yung pinaka-last. Tapos hindi na nasundan kasi na-busy nga ako din. Nagbenta ako ng Biko. Yun nga yung nakwento ko sa inyo kanina umaga pa ulit-ulit na ako. So that's it for the day. Charmers, thank you for watching and see you on my next vlog. Bye! Bye, Iya. Subscribe kayo sa channel ni Iya, please. Jalia Chanel. And like her video. Ang galing na ni Iya mag-edit ng gacha life niya. Di ba? Iya, come here. Say, subscribe to... Come here. Huwag ka mahiya. Oh. What are you going to say? Please subscribe to my channel. I have 3 gacha videos. And I don't know how many else I have because I don't know. Pag si Iya na talaga ang nag-English, nag-nosebleed ako. Sobrang hirap na hirap yung ilong ko.